What's up, Itchy Boy? Yo. Come back, get it again with another documentary vlog, mga kaibigan. So, ako nga pala si Arlo Witty Basalio. Unang araw pa lang binahan sa kita, bakit ba ganito ang aking nadama? Na i-discuss ang rates of global population. And I am here, Zeus Jefferson Palisok. Patang pasaway at lahat sasabay. Hanggang mamatay, Rostal. Dadaling ko hanggang mamatay. And I am here to discuss the global demography and also the population explosion. So, ako nga pala si Mark Vincent Piminyon, magdi-discuss ng limang stages of demographic transition model. So, good evening po. Yun nga. Nakauwi lang galing kong practice. Now, I am Zeus Jefferson Palisok nga pala. I am here to discuss about demography, which is the first topic in global demography. So, first, let me discuss about demography. Demography is the statistics of birth, death, income of the people around us. So, makikita natin madalas or malalaman natin yung mga nagka-count ng statistics when it comes to demography. Yung mga taong nagpumunta sa atin every other year, which is yung census, na tinatanong sa mga bahay-bahay kung may trabaho ba yung parents mo, may kapatid, ilan sa bahay, etc. So, pagdating sa population, ang biggest problem natin ng humanity is the population explosion, which is yung sudden increase ng number ng population ng isang country or ng isang or in general na lang ng mga bansa or ng buong mundo. So yun nga, parang ang laking problema nito lalo na sa mga underdeveloped countries, which dahil lang syempre pagdating sa resources, parang magkakaroon ng unahan or agawan sa resources dahil nga sa pagkaubos ng mga resources natin, dahil marami tayong nakikinabang sa mga ito. Lalo na yung mga maliliit na country na nahihirapan na nga, lalo pang nahihirapan dahil sa kahirapan. Tapos karamihan naman, parang ang sinisisi is yung government, which is dahil daw sa kawalan ng education or etc. Education, hindi naaabot ng mga donations or what, pero parang maiisip din natin na nasa sarili din naman natin yan, na sana wag natin laging sisihin yung government when it comes to that problem, dahil may sarili tayong pag-iisip, nasa tama tayong pag-iisip. Kung ayaw nating magkaanak or umanak, hindi naman natin siya gagawin. So a big advice lang sa karamihan na we should stay safe, don't do any commitment na hindi naman natin kayang gampanan. And yun nga, I hope you learned something. Please continue to watch and enjoy the documentary vlog. Thank you. So what's up guys? Andito tayo ulit para sa susunod na topic, na ang topic is yung population ng isang bansa. So paano natin malalaman yung kung gaano karami yung namatay, kung gaano karami yung tao sa isang bansa, or kung paano tumataas yung growth na isang bansa. So, malalaman natin dito sa aking topic. At yun na nga, ang una kasing topic is yung rate of population change. So, ang rate of population change is pinangungunahan ito ng crude birth rate na numbers of births per 1,000 population in every country or in the global population. Susunod naman is yung crude death rate. Yung crude death rate is yung the number of death per 1,000 population. Pero paano nga ba natin kukunin yung growth rate? Yung growth rate naman ay dine-define ito ng solution na growth rate is equals to birth rate minus death rate. Maybe
The growth rates are higher or lower. It depends on the population of every country. So, ang next naman natin ngayon ay ang special kind of fertility and mortality rates. Na, ano nga ba ang fertility and mortality rates? So, makikita natin ito sa mga slides. Ang special kinds of fertility and mortality ay ginagamitan ng computation method because you are finding some answers on how fertility grows every seconds, day. So, ang total fertility rate is simple na number of children born to a woman during the reproductive months or years. IMR, infant mortality rate, na nagbibigay ng infant death rates per 1,000 live births. Infant is less than 1 year old. So, ipapakita ko naman sa inyo yung mga graph ng world population change at world population growth rate. So, world population, makikita nyo na simula 1950, after 10 years ng 10 years, eh tumataas ito hanggang sa umabot na ng 9 billion. So, ang world population change naman, eh nagsimula sa 1950 ng mababa, at naging 1960, eh tumaas at tumaas, hanggang sa maging mababa ulit noong 2050. At nung world population naman ang growth rate ay nagsimula ulit sa mababa hanggang sa tumaas at pababa ulit hanggang 2050. So doon na ang tatapos ang aking topic at maraming sa aking sapiginig at hanggang sumuli at meron pa mga susunod na mga discussion show. So yun lang. Maraming salamat. Balik tayo sa ating documentary vlog, mga kaibigan. At ang susunod na topic ko ngayon, diba? So, yung susunod pare? Ako nga pala susunod. So, i-discuss ko nga pala ngayon sa inyo yung 5 stages ng transition process. Oh, let's go! Go! So ngayon, didiscuss ko nga pala ang 5 stages ng demographic transition. Ang unang stage, pinapaliwanag na balance ang birth rate at ang death rate. Masulukuyang ngayon, walang bansa ang nasa ganitong estado. Sa pangalawang stage naman, pinapaliwanag na tumataas ang populasyon dahil sa pag-decline ng death rate habang nananatiling mataas ang birth rate. Halimbawa na nasa stage 2 ay ang Asia, Afghanistan at iba pa. Sa pangatlong stage, pinapaliwanag na gumagalaw ang populasyon patungo sa stability sa pamamagitan ng pag-decline ng birth rate. Masulukuyan, ang nasa stage 3 ay ang Mexico. Sa pang-apat na stage, pinapaliwanag na mababa ang birth rate, death rate at growth rate. Halimbawa na nasa stage 4 ay ang US. At ang pinakahuling stage o ang panglimang stage, pinapaliwanag na mababa ang birth rate, tumataas ang death rate, at declining ng growth rate. Halimbawa ng nasa stage 5 ng demographic transition ay ang Western Europe at Japan. So, dun nga pala nagtatapos ang aking discussion tungkol sa demographic transition. Sabit! At nagbabalik ulit tayo para sa documentary lang. So, natapos na yung topic niya. Business niya is demography. Saka yun sa'yo. Population. Ayan naman yung 5 factors of demographic transition. Next naman na i-discuss natin ay ang... Ay, masunod. Hindi ka masunod. May minion. Ano sa'yo? Darapa. So, ang next na i-discuss natin is yung population. Yeah. Saan nyo yun? Let's go! Huwag na, CS ko na lang. Hi, andito tayo ngayon para i-discuss ang population pyramid. Ano nga ba ang population pyramid? Ang population pyramid ay isang bar graph na may shape na isang pyramid at ginagamit niya ang age and gender para malaman ang population ng isang region. Here is an example of the population pyramid. The horizontal components are determined by the male or female gender, and the vertical components are determined by the age composition.
it is shown that male and female people aging from 0 to 4 years old has the highest number in terms of population, and those aging from 85 above has the lowest number. Here is another example. It is shown that a more rectangular shaped graph means that the population is growing slower. The more it looks like a pyramid, it grows faster. So ngayon alamin natin ang demographic stages ng population pyramid. Una, meron tayong wide base, wide middle, meron din tayong urn or ang tinatawag na slender type, at meron din tayong reverse pyramid or ang narrow type. Here we have the wide base. It is a representation of a true pyramid, given how wide the base is up to a slender peak. Here is Afghanistan's population pyramid. It shows rapid growth because it has a wide base, which means it has higher birth rate than death rate. Next, we have the wide middle. It has a bulging middle with a much wider base. Next stage is the slender, with a somewhat equal base and middle, but with a slimmer top. Here is United States population pyramid. It has a slender graph, which means it has a equal body and equal base, which means it has a slow growth rate, because an equal body and equal base results to a better longevity of the population, which means it has a balanced birth rate and pretty much a balanced death rate. And lastly, the narrow base. Coming from its name, the base is narrow and the middle is bulging. So this is Japan's population pyramid, and it results to a negative growth rate because it has a narrow base but a bulging middle. So what that means is it has a very low infant count, but it has a very high elderly population. So dito na natapos ang discussion natin about sa population pyramid. Now let's head on to our next discussion. Bye-bye! Ako nga pala si Mark Vizet Piminyon. Magdi-discuss ng stage 3 of... Pabalik ang ating vlog ng Lusay, mga kaibigan. Siya nga ba, susunod na natin sa kapwari ng mare. So yun nga pala po. Hindi-discuss ko ngayon.